Sabi niya, ayokong sagutin yan. Okay. At least, alam natin kung paano tutungo yung direksyon ng pag-imbestiga. At least you did what you're supposed to do para yung mga kamag-anak makita nila, mabasa nila na talagang ginagawa nyo yung inyong tungkulin. Bilang tao, bilang ina, na sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin eh, yung malaman namin kung ano ang totoo. Mahigit 3 buwan matapos maiulat na nawawala ang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, ay unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw ang isinasagawang preliminary investigation hinggil sa pagkawala nito, ayon sa pamilya Camilon. Dumalo kahapon, January 17, 2024, sa 3rd preliminary investigation sa Batangas City Hall of Justice, ang pamilya ni Catherine Camilon, na naghain ng reply affidavit, kaugnay sa counter affidavit sa kampo ni Police Major Alan De Castro. Nagsumite rin sila ng motion to inhibit, o ang hiling na ilipat ang preliminary investigation sa Prosecutor's Office sa Laguna, kaugnay sa reklamong kinakaharap ng pangunahing sospek sa pagkawala ng kaanak, dahil umano sa posibleng nagiging impluensya ng legal counsel ng driver at bodyguard ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay. Ayon kasi sa pamilya Camilon, na pag-alamang dating Assistant Provincial Prosecutor ng Batangas, at dating presiding judge sa Regional Trial Court Branch 86 sa Taal, Batangas, ang naturang legal counsel ni Magpantay. Hindi na muna idinetalye pa ng pamilya Camilon ang iba pang mga aksyon ng kanilang panig, ngunit umaasa pa rin daw si Aling Rose, ina ni Catherine, na magkakaroon ng linaw ang kaso sa pagkawala ng anak. Dumating din sa Batangas Hall of Justice si Attorney Ferdinand Binetes, ang legal counsel ng primary suspect na si Police Major Alan De Castro, upang tanggapin ang reply affidavit at motion to inhibit ng pamilya Camilon. Ayon sa kanya, hindi naman daw makakaapekto sa kaso ang dating trabaho ng legal counsel ni Magpantay. I don't think so because that was a long time ago. Well, I don't know if the Batangas Provincial's Office will decide, pero it will lengthen yung preliminary investigation for sure. We're supposed to file a comment on Monday. When it comes to preliminary investigation, I think it still boils down to evidence. Samantala, tumanggi umanong magbigay ng pahayag si Attorney Juanita Arita, ang legal counsel ni Magpantay, na hinihinalang makakaapekto sa laban sa kaso ng pamilya Camilon dahil nga ay dating judge ito sa naturang prosecutor's office sa Batangas. Magiging bias umano ito sa panig ng pamilya Camilon dahil posibleng may sabuatan at cover-up na posibleng mangyari dahil halos pabor sa mga sospek ang kasong ito. Kung sila walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita, di ba? Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sino kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago, kailangan silang haharapin ko kayo, tanungin niyo ako. Samantala, emosyonal namang nananawagan ang ina ni Catherine Camilon kay Jeffrey Magpantay. Nung una pa lamang, umasa na ako. Hanggang sa ngayon, naasa ako na mabibigyang linaw ito na kailangan kung ano yung totoo, yun ang maging maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Tingin raw kasi niya na kapag nagsalita lamang si Jeffrey Magpantay, ay mas mabibigyang linaw ang paghahanap sa mahigit 3 buwan ng nawawalang anak. Sa Lunes naman, ay nakatakdang isumite ng kampo ni Police Major Alan De Castro ang kanilang sagot hinggil sa reply sa affidavit ng panig ng pamilya Camilon. Samantala, bukas naman ang press briefing sa kasong administratibo ni Police Major Alan De Castro. Major, magandang hapon po, sir. Yes po, Senator. Magandang hapon po, sir. Lumutang po pala or pumunta dyan sa inyong estasyon itong person of interest na driver bodyguard ni Major Alan De Castro.
Ano pong sinabi sa inyo nitong si Jepoy? Pumupunta po na sa amin para ipakita po na willing po siya makipag-cooperate at isubmit po sa kanya yung kanyang sarili para sa legal process po ng kanyang kaso. Okay, pero bakit daw po siya nagtago after the incident? Senator, pagdating po sa mga iba pong issues po ng tungkol po sa mga reasons po, wala po siyang sinabi. Basta sinabi lang po na sa amin ay basta lang galing daw po siya sa Rosario, Batangas at makapag-decide daw po siya para po, yun nga po, harapin po yung kanyang kaso ay magpakita na lang po talaga at maipag-cooperate po sa kapulisan. Nakausap niyo ba siya mismo, Major, sir? Yes po, Senator, nakausap po. Okay. Po mismo. So, nung makausap niyo po siya, I'm sure tinanong niyo po siya kung nasaan siya nung time na diniklarang nawawala si Catherine. Yes po, Senator. Sumasagot lang po si Mr. Jeffrey Magpantay sa questions po ng personal na data po regarding sa kanya. Kaya nga po. So, di ho ba siya po ay personal driver bodyguard? Opo. Tama? Ni Major. Siya po ba ay member ng PNP o civilian po siya? Civilian po, civilian. So, hindi po siya organic member ng ating Philippine National Police? Hindi po. Okay. Nasaan daw po siya nung time na nawawala itong si Catherine at bakit siya ay hindi ma-accounted for? Yun po, Senador. Pagdating po sa part po na mga ganun po, ayaw po niya sumagot. Paano ba yung demeanor niya, yung forma niya, yung pananalita niya? Gusto lang po malaman ng mga kamag-anak na ngayon po ay nakamonitor sa atin. Yun po, yung pagdating po sa ano nga po, sa kanyang kaso, ang lagi na po niya statement is siya po raw po ay may legal counsel na at yung kanyang case daw po ay ongoing pa rin po ang preliminary investigation. So, isinasubmit na po niya mismo sa legal process lang yung kanyang ano, kung sakali man siya itatanungin daw po, ay dapat po ay assisted po siya ng kanyang counsel. Okay, naiintindihan natin yan. Karapatan niya po yun. Paano naman po yung si Major Alan De Castro? Ito yung primary person of interest, no? Siya po ay nasa regional sa Calabasas po, sa regional office po namin sa Camp Vicente, sa Camp Sendilim po. Okay, kung tama po yung pagkakalala ko at that time, sabi ko kung pwede, nasa isang holding area dapat siya na hindi siya pwedeng pag-alagala dahil nung mga panahon na interview natin siya, Sherry, ata yung PNP, pinapabayaan lang ata siya sa isang headquarters ng kapulisan at libre siyang pag-alagala. So, ganun pa rin po bang sitwasyon niya o siya po, sir, ay pinayagan na makalabas ng police station at pwede na umuwi ng bahay at pag-alagala na lang? Pagdating po sa activities po ni Major De Castro, sir, hindi po ko ang right person po kasi hindi ko po, wala po kami direct na authority po para po sa pag-monitor po sa kanya dahil sa station lang po yung level ko po. Yes, sir. Sir, siya ho ba ay inyo pong niyaya na magpa-lie detector test? In-offer niyo po ba yun sa kanya? Ay, hindi po, Senator. Bakit hindi niyo po in-offer? Kasi po yung pag-ano nga po sa kanya ay ang pag-ating sinasagot niya po lagi sa kailangan daw po ng lawyer. Kasi may nahayon na po siyang... Kaya nga po, Major, wala naman po masama kung tatanungin niyo siya. Okay, nandito ka na rin lang, isa ka sa mga person of interest, kung gusto mo linisin yung inyong pangalan, ito ay voluntary, willing ka ba mag-submit sa isang lie detector test? Pag sinabi niya no, at least, tinanong nyo. Sige po, Senador, pag ano, iyan. Hindi niyo po tinanong yun. So, hindi po, kasi po, ang mismong part po ng investigation po talaga ng ano po, is hindi na rin po na sa police station po namin po. Sorry po, Major, sir, ha? Hindi po ako naging makulit dito. Naguguluhan lang po ako. Kasi kung sa akin po yung pumunta rito, nagpakita siya para sabihin sa akin na, Sen. Rafi, nanganganib yung buhay ko o pupunta ko rito para ipakita sa inyo na wala ako itinatago, kaya nandito ako. Then, marami po ako itatanong sa kanya. Nandito na rin lang siya, di ho ba? Kung nakapapansin nyo po, pag may sumusurente sa akin, tinatanong ko po yung sumusurente sa akin, binibigyan ko siya pagkakato magsalita, etc. Sinabi niya, ayokong sagutin yan, okay. At least, alam natin kung paano tutungo yung direksyon ng pag-imbestiga. At least you did what you're supposed to do para yung mga kamag-anak makita nila, mabasa nila na talagang ginagawa nyo yung inyong tungkulin. Yes po, Senator. Yung sa amin po ay ang purpose po ng ano po niya nga po talaga ay pag-appeal po. Kasi po kung may mga kailangan po sa kanyang legal counsel niya, hindi available na po siya, talaga malapit din po siya. Part po ng questions po na doon po sa...
sa mga ganun po. Ang in charge po kasi po sa investigation po ng personally po, kaya po yung CIDG po ang nagpunta po dito sa kanya nung time po na surrender po siya. Immediately po pumunta po ang CIDG po, dahil sila po ang in charge po sa investigation po ng tao. Sila, hindi po ay nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa kanya, sir? Nagtanong din po ako, pero yung personal information lang po talaga po ang aming ano po. Kaya nga po, Major Sir, I'll teach you. Next time, tanungin niyo po yon. Kasi pag sinabi niya na, sige, magpapalay detector test ako, then ilay detector test nyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Hindi siya ninenervyos. Ba't ako nervyusin? Magsasabi lang ako ng totoo. Malinis yung aking konsensya. Yes, I'll submit myself to anything, such as lie detector test. Tama ba, sir? Okay po, sige po. And then, sir, pwede ba malaman namin kung ano-ano yung mga tinanong nyo sa kanya? Regardless kung sinagot niya kayo hindi, ano-ano po halimbawa? This is for the kamag-anak, sir. Ang aming kinuha po sa kanya, ang sabi ko nga po sa inyo, ang aming kinuha, ano po yung basis po ng bakit po siya nag-report po sa amin dito. Okay, anong sagot niya? Yun po, sinabi niya nga po, gusto po niya ng dito na po, at kung sakali pong may kailangan po talaga sa kanya yung mga para mapabilis po yung processing po ng kanyang kaso, kung may kailangan po ng kanyang lawyer, at makita po ng tao na siya po hindi nagtatago talaga, at hinaharapin din po niya kung ano man yung case na kinakaharap niya. Okay, ngayon. First question. So, ano po yung second question? Then yun nga po, tinanong din po na saan po siya nang galing, at sinabi po niya sa amin ay galing po siya ng bayan din po ng Rosario. At po, kaya po, dumiretso naman po siya dito sa Balayan, Batangas. Okay, third question. Yan po. Other than that po, yung sinabi po niya namin kung ano nang bakit nga po balayan, yun yung sabi nga po niya, yung family nga po niya ay dahil may anak po siya at kinakasama ay dito po nakatira sa bayan ng Balayan. So kinonsider din po niya nang kung sakali po mas madadalaw po siya kung nasa Balayan po siya, kung pero nasa Rosario po siya. Pero hindi niyo po tinanong sa kanya na bakit ka nagtago? Kasi for a while, hinahanap po siya ng PNP, di po ba? Yes po, sir. Yung po ang tinanong ko rin na po sa kanya yung part po na yon, ang sabi lang po niya ay basta siya po ay ayaw lang po niya magpakita sa mga tao noong time na yun. Kasi nag-iisip po siya kung paano po magandang actions po na dapat niyang gawin. Okay, so tinanong niyo po yun, sir. Sabi niya ayaw niya magpakita sa tao. Hindi niyo po ginawa ng follow-up question, bakit ayaw mo magpakita sa tao? Yun po, kasi nga po, ang ano po, inaayos pa po niya yung mga dapat pong ayusin at kailangan po rin po niya sa pagharap po sa kanyang kaso. Ano na po yung dapat niyang ayusin bago siya magpakita? Ayun, siguro, yun na po siguro po, ang kailangan niya, yung para po may mga pag-ano po ng kailangan po sa kaso po niya, yung mga abogado po, kung sakali po may mga inaano siya na witness na pwede niya sabihin kung nasaan. Hindi po siya conclusive sinabi, basta sinabi ko ano pong kailangan po niya na para po harapin ang kanyang kaso. Ay nag-prepare lang daw po siya. Then, nung ayos na po lahat, ay siya po ay willing na pong marap po para sa harapin po yung kanyang kaso. Okay. Natanong niyo rin po siya nung mga oras o araw na kung saan nawawala o nawala ito pong si Catherine. Nasaan siya? Tinanong niyo po sa kanya? Yun po. Yung pagdating po sa kung ang personal tanong po ay kung yung regarding po nga po sa case po na ni Ms. Catherine Camilon ay doon na po siya nagsabi po ng sir, ako po ay may legal counsel. Pagdating po, ongoing na po yung case niyan, hindi na po ako pwede magbigay ng statements other than yung assisted by my counsel. Naintindihan po natin. Anything, yun po, anything na sabi niya po, anything na i-questions niyo po sa akin dyan regarding po sa na may related sa case na aking kinakaharap, ang advice sa akin ng counsel is kailangan talaga in his presence. Naunawaan ko po yan. May kasama po siyang abogado nung pumunta po sa estasyon ninyo? Wala po nung time po yan ng kanyang abogado dahil at that time din po kasabay din po siya ng kanilang preliminary investigation sa Batangas City. So wala po siya kasama abogado? Ang dinala po niya ay yung mismong waiver na sinasabi na wini-waive niya po kasali na willing naman po siya mag-submit sa amin dito.
Teka muna. Yung abogado po niya yung matin po sa... Teka muna. So dumating po siya dyan sa inyong stasyon, may daladala siyang waiver at sinasabing willing siyang sumagot sa mga katanungan ninyo. Ano po, yung detention po kasi inukusiyon niya po ba kasi masabing hindi detained po namin. So hindi po siya magreklamo daw sa amin kung siya po nandito po sa amin sa police station. At wala naman kayong karapatan na i-detain siya. Po, sir. Kaya po sabi nga po namin, hindi rin po kami namin siya pwedeng arestuhin dahil po ongoing pa po yung preliminary investigation. At wala naman pong lumalabas para na warrant o pares sa kanya. Saan galing po yung abogado? Sino po nagbigay ng abogado sa kanya? Yung personal po na sa abogado po niya, hindi po namin po, hindi na po na sinabi kung paano pong... Natapos na ho ba yung ginawang pag-imbestiga ng SOCO, yung pagkukuha ng mga ebidensya doon sa crime scene, sa sasakyan? Na-process na ho ba yan at meron na pong result? Sir, pagdating po sir sa passing, yung sa course po ng investigation talaga po sir, hindi po talaga kami po yung station involved sa case po na yon. So, yun po ay ang naghahawak po talaga ng case is yung CIDG po ng Region 4A. Sige, yan lamang po muna Major, nakikinig naman po kanina pa yung mga kamag-anak at salamat po sa time Major, sir. Ami Rosario, ano pong reaction ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig man po yung mga pagtatanong ko sa ating kapulisan doon sa sumurende kay Major Ballesteros. Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa balayan si Magpantay. Di, para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ho kami na magsasalita siya. Okay. Sa kaso. Alright. Pero hindi ho kayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap po itong si Jepoy? Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa balayan sa police station. Opo. Usap po kami. Opo. Doon sa mga pulis po doon, may kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Mm-hmm. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya, dahil driver hindi nga po siya. Hindi never niyo pa siya nakita. Nalaman niyo na lang, nung lumutang siya, na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin? Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya? Hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Yung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po eh, hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun kung ayaw niya makipag-usap sa inyo. Yun nga lang, nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi ko kanina, malin sa kanyang konsensya, eh kahit na baliktad-balik na rin yung mga tanong, paikot-ikutin, pare-pare yung sagot mo, consistent. Wala kang kinakatakutan eh, di ba? Pag tumanggi ka, medyo may pagdududa. Di ba? Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy, ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan, para yung, ang inaasahan po namin, yung talagang siya ay magsalita, kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po, isarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas eh para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya'y nandyan na. Dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon, hindi po natin siya mapipilit. The way, marami po sa mga nanonood ngayon, nagsasabi, nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pa-police ang involved, medyo binibaby. Opo, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na police na nandoon. Sabi po eh, hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila ambueltahan. Yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko, nung police. Karapatan niya po yun. Ma'am Rosario, ano pong reaksyon niyo doon po sa mga napakinggan niyo pong aking panayam kay Colonel? Napakagaling itong si Colonel Malino at very clear yung kanyang mga sagot sa atin. Ma'am.
Nagpapasalamat po kami sa lahat ng natulong at lalong higit po sa inyo, Senator. Maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin at kami po ay talagang naasa. Araw-araw po ay kami naghihintay ng magandang balita para po sa kaso ng aming anak. Wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi ang magkaroon ng linaw. Ang problema po na ito para po makita namin at maintindihan kung ano po ba talaga ang kung nasaan po ang aming anak. Maraming salamat po, Senator, sa inyo, sa buo pong staff ninyo, lalong higit po sa inyo. Salamat po ng marami. Magkakaroon din po ito ng linaw at yun po ang aming inaasahan. Okay. Ito po din masasabi ko po, Ma'am, no? Halimbawa, nagdilidali ang ating kapulisan all of a sudden. Okay? Dadaling ko po ito sa Senado in aid of legislation. Paimbestigahan ko po ito. Kasi meron ng ebidensya eh. Bakit yung ebidensya na yon hindi magamit-gamit? Paano in the future we can use such kind of evidence na na-retrieve sa isang crime scene? Yan po, pwede kong dalhin sa Senado yan. Pero hopefully, hindi na siguro kailangan dahil magaling naman to si Colonel Jacinto Malinaw, eh makakahanap siya ng paraan na para magkaroon ng cross-batching doon sa nakalap na ebidensya na panglalaki raw malaman kung kanino yon. At bingo, magkalamanan. Sige, dyan po muna, Ma'am, ha? From time to time, mag-usap tayo. At kung ano po may tutulong po namin, eh magsabi lang kayo. Basta't kami po nakatutok dito sa kasong to. Okay? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Opo. Salamat po kay Sir Relmer at Ma'am Ching Ching. Thank you so much, Senatora. Okay. Kumusta naman po kayo, Ma'am Ching Ching naman? Okay naman po. Naghihintay pa rin po ng resulta po sa kaso po ni Catherine. Wala po kayong natatanggap na mga tip whether from people na kilala nyo o sa mga hindi nyo kilala, basta na lamang nagpadala ng mga tips sa inyo, nagsasabing meron akong alam, ito'y ganito yung nangyari, ganon. Wala ho ba mga nag-volunteer? Wala po. Okay, sige po. Kung sakali man dumating yung time na meron po nag-volunteer ng mga information, agad-agad po, makipugnayan kayo kay Colonel Jacinto Malinaw at napakagaling naman po itong si Colonel Malinaw and I'm sure mapoprocess po na maayos yung mga ebidensyang maibabato nyo sa kanila. Okay? Opo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.